Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay dadako sa ating muling aralin sa ESP 5, Quarter 3, Week 7 to 8. Ako muli ito, si Teacher Shelly. Ang ating aralin ay tungkol sa paggawa ng proyekto gamit ang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng batas. Para sa ating MELCs, ang una ay nakakagawa ng isang proyekto gamit ang iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan. Ang pangalawa naman ay nakikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. Malaki ang naging kontribusyon ng multimedia sa kasalukuyan. Sa lahat ng ating gawain, teknolohiya ang ating ginamit upang mapabilis ang ating gawain. Nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang teknolohiya. Dahil dito, nagiging isa ang sistema ng mundo. Bawat galaw, bawat pagbabago, ang lahat ay apektado, hindi lamang napapansin. Sa araling ito, malilinang ang iyong kaalaman upang makagawa ng isang proyekto gamit ang iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan. Gayon din iyong malalaman ang mga paraan kung paano makikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. Suriing mabuti ang mga larawan. Sa palagay mo, ano ang tawag sa mga larawang ito? Makatutulong ba ang mga ito sa pagpapatupad ng mga batas? Tingnan natin ang unang larawan. Ito ay isang camera. Ang pangalawang larawan naman ay laptop. At ang pangatlo ay ang mga iba't ibang social media platform. Ang mga ito ay siyang magagamit natin upang makatulong sa pagpapatupad ng batas. Gagamitin ang mga ito sa maganda o mabuting paraan. Sa tulong ng multimedia at iba't ibang technology tools gaya ng computer, internet, compact disc, camera at marami pang iba, maaari tayong makapag-ambag ng isang makabuluhang proyekto at makiisa ng buong tapat sa mga gawaing makatutulong sa bansa at daigdig gamit ang iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas. Mabilis ang pagkalat ng mga mahalagang impormasyon sa ating bansa hanggang sa mga karatig bansa dulot ng makabagong teknolohiya, kaya't ang pag-ulat ay di katakataka saan mang dako ng bansa. Madaling na ipapabatid sa mga mamamayan ang mga proyekto at programa gamit ang iba't ibang technology tools. Para sa unang gawain, gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng paggamit ng iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, paggawa ng maikling video na nagpapakita ng mga paraan sa wastong pagre-recycle ng basura.
Pangalawa, pag-upload ng mga larawan ng mga nag-aaway sa barangay. Pangatlo, paggawa ng FB page na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Pang-apat, pagwawalang bahala sa mga ipinapatupad na alituntunin sa paaralan gamit ang school FB page. At ang panglima, paggawa ng poster ng wastong paghuhugas ng kamay gamit ang aplikasyon sa computer. Ngayon, ating tingnan kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay tama. Pangalawa, ito ay mali. Pangatlo, ito ay tama. Pang-apat, mali. At ang panglima ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa iyong sagutang papel, lagyan ng check sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikiisa ng buong tapat sa mga gawain na katutulong sa bansa at daigdig, at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang pakikiisa ng buong tapat sa mga programa at gawain ng pamahalaan ay nakakatulong sa pag-unlad ng bayan. Pangalawa, hindi dapat nakikiisa sa mga gawain ng pamahalaan ang mga mag-aaral sapagkat hindi nila ito responsibilidad. Pangatlo, tungkulin natin ang tumulong at mag-iisa sa mga gawain sapagkat ito ay may malaking maitutulong sa bansa natin. Pang-apat, hindi magiging maganda ang resulta ng ating pagtulong sa mga gawain ng ating pamayanan. Pang-lima, maging responsable tayo sa mga gawain na may malaking epekto sa ating kinabibilangan pamayanan. Para sa mga sagot, sa unang bilang, check. Pangalawa, X. Pangatlo, check. Pang-apat, X. At ang panglima, check. Sa iyong sagutang papel, puna ng tamang salita mula sa ulap ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Ang unang salita ay impormasyon. Pangalawa, technology tools. Pangatlo, proyekto. Pang-apat, digital. At ang panghuli ay partisipasyon. Sa panahong tinatawag na blank, nagiging mahalaga ang kakayahan at talento ng bawat individual. Ang teknolohiya ay tunay na nakapag-aambag, mabilisang pagpapabatid ng mga blank. Sa tulong ng multimedia at iba't ibang blank gaya ng computer, internet, compact disc, camera at marami pang iba, maaari tayong makapag-aambag ng isang makabuluhang blank at mapalaganap ang pagpapatupad nito sa ating kapwa. Dahil din dito, mapapataas natin ang blank at interaksyon ng mga tao sa mga bagay na dapat ginagawa natin para sa ating bansa kasabay ng makabagong teknolohiya. Para sa unang sagot, digital. Pangalawa, impormasyon. Pangatlo, technology tools. Pang-apat, proyekto. At ang panghuli, partisipasyon. Okay.
Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, gamit ang PowerPoint presentation at kung walang kagamitan, ay gawin ito sa isang malinis na papel at sa tulong ng nakakatandang kasamahan sa bahay, lumika ng isang tula na may 3 saknong na tumatalakay sa mga gawain na nakatutulong sa pagpapatupad ng mga batas sa bansa at daigdig. Maaaring i-video o i-record kung may kagamitan ang paglalahat ng iyong actual na output at ipadala sa guro sa pamamagitan ng Facebook Messenger o group chat. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Para sa ating rubrics, meron tayong mensahe, organisasyon, ayos at anyo. May mga katumbas na puntos, 5, 3 at 1. Para sa 5th puntos, malinaw na nailahat ng mensahe, maayos na naisalansan ang diwa, may tamang gamit ang baybay, nakakaganyak ang presentasyon. 3rd puntos naman, kapag may bahagi na hindi malinaw ang mensahe, may ilang bahagi na hindi nasunod ang diwa, may ilang mali ang gamit at baybay ng salita, at may ilang bahagi na hindi nakaganyak sa nakakita, nakabasa o nakapanood. At 1 puntos, kapag hindi malinaw ang mensahe, magulo ang bawat diwa, mali ang ginamit at baybay ng salita, at hindi kaingga-engganyo. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Ito muli si Teacher Shea. Magandang araw mga bata!